What's up guys, ito na naman si Juandilasag at muli na naman mag-share ng kanyang konting kaalaman. Itong video pala na tayo para sa isang viewer natin na nag-message sa akin sa TECHTUTOR patungkol sa mga napapanood niya sa YouTube, yung amplifier daw na may ilang component lang, meron lang ilang transistor. Subukan natin muna tapos i-prove ko kung okay ba siya or hindi. Yan sa mga bago dito sa channel ni Juandilasag, baka pwedeng pakipindot nyo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga latest na video ni Juandilasag. Huwag na rin kalimutan i-like, pakishare itong video ni Juandilasag. Ayan, mag-comment na lang kayo sa baba kung may just in case na makatanong kayo. In the future kasi gagawa ko ng video na random question and answer. Kukuha ako sa mga comment ninyo tapos doon kayo babasa yung mga, syempre yung mga tanong nyo at yung mga sagot. Yan, mag-comment na lang kayo para just in case may random question and answer natin maliban sa live. Yan, retso na tayo. And guys, ito yung sisimulan nating simpleng diagram. Maglalagay tayo ng isang potentiometer na 20k, isang capacitor, isang resistor at isang transistor. Susubukan natin kung pwede siya o hindi base sa sinabi ng ating viewer na isa. Alright, lagay natin itong transistor. Ang gagamitin ko kasi ay PNP. Yung nakalagay doon ay NPN, pero susubukan natin ang PNP. Naubos kasi yung NPN eh. Yan o, A1943. Yan, subukan lang natin. Pero sa palagay ko pwede yan eh. Parehas din lang yan. Maraming nag-comment kasi na iba yung ginagamit kong transistor, yung ganyan isang vlog ko. Iba yung ginamit kong transistor doon, or MOSFET yung ginamit ko. Pero ganun nga, hindi ko ginamit ng ordinaryong transistor, ang ginamit ko yung MOSFET. Mas better naman yung MOSFET kaysa transistor. Ito naman na experiment lang, pero yung ginawa kong bench power supply na iba yung ginamit kong transistor, instead na transistor, MOSFET ang ginamit ko. Mas maganda na yung MOSFET. Kapit lang natin yung lahat ng emitter. Pag NPN ang ginamit natin, yung emitter na yan ay negative. Pero since na PNP, yung emitter na yan ang magiging positive. Pero labaliktad lang naman siya. Pero subukan lang natin. Tapos yung base, kukonek natin lahat. Tapos guys, gagamit tayo ng 1K na resistor para bumukas lang yung kanyang base. Para bumukas lang yung audio niya. Ang labas niyan parang regulator siya. Subukan lang natin. Kasi ang nakalagay sa ibang mga vlog or mga diagram, 100 watts daw siya. Pero subukan natin kung kaya niya ng 100 watts. Tapos guys, lagyan natin ang capacitor, yung B plus doon sa gate or tawag dyan base, baka naman mabas na nanawan ako dahil sinabi kong gate. Tapos lagyan natin ng potentiometer para kahit paano may limit siya sakaling napakalakas niya. Ayan, lagyan natin ng input para mas maganda, para matanggal-tanggal natin kaysa sirain ko naman yung aking connector. Dito papunta sa kanyang ground pag NPN, pero pag PNP ang ginamit natin, B plus. Yan, single ended lang naman yung power supply. Pagkatapos gagamit tayo ng yung ganito, yung inductor, kasi yung isang nakita kong diagram meron siyang inductor. Ewan ko anong gamit niyan, subukan lang natin. Lagay natin yung isang terminal lang speaker. Tapos yung isang terminal lang speaker, yon ay ground.
kasi PNP yung ginamit natin. If NPN yung ginamit natin, yun ang magiging positive. Since na PNP, di yun ang ground. Yan. Lalagyan natin yung B plus do sa emitter. Kasi yung ginamit ko PNP, kaya positive yung kanyang emitter. Tapos ground yung kanyang speaker. Isin natin kasi dumidikit sa kanyang collector. Oops. Try natin. Oops, nag-bounce yung kanyang speaker. Yan o, nakatulak na siya. Hindi pa tumutugtog pero nagbabounce na siya. Yan o. Sabi ko nga kanina, para siyang regulator na nag-normally open na siya. Dahil sa nilagay nating resistor na 1K. Pag itataas kasi natin yung resistor na yon, hindi naman siya bubukas o kaya ay garalgal yung tunog niya. Ayan o, lakas ng bounce niya. Kawawa kang speaker kaya tostado ka. Subukan nating lagyan ng music. Ayan o, nakapwersa. Ang ganda ng aking Samsung. Ayan o. Subukan natin i-play. Yan o. Dilakasan ko na yung pan, yung tugtog sa cellphone. Pero ang kanyan lang talaga ang kanyang tunog. Kahit isagad natin. Lagyan natin sa ibabaw. Yan o. 100 watts daw. Pero sa tingin ko kahit ilang sandamakmak ang ilagay natin yung transistor, hindi niya kaya yung 100 watts. Mas lalakas lang yung bounce kung bang ano yung speaker. Yan guys, i-check naman natin yung kanyang power supply. B plus dun sa emitter, negative dun sa isang speaker. Ayan o, taas natin konti. 10 volt lang siya eh. Sagad natin ng 12 volt. Pasensya na guys sa mga ibang vlog ko, wala pong boses kasi ang ingay. May ingay dito. Maraming tumutunog na iba. Kung minsan yung kapitbahay, may ingay sila. Mga manok, aso. And guys, may init yung coil niya. Pero pang heatsink, hindi naman. Subukan naman natin lagyan ng inductor na iba. O sakaling tumino yung kanyang tunog. Yan guys, subukan natin. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya guys, nakatulak pa rin. Anong gawin natin talagang hindi siya titino na ano. Hindi maganda yung kanyang resulta. Pero yung mga ina-upload nila sa YouTube na iba, hindi siya nagbabounce. Ang ganda pa rin tulang tapos malakas. Kaya para sa akin, thumbs down siya. Hindi magandang design. Huwag ko na subukan. Sayang lang. Ayan guys, pasensya na kayo sa background ko ngayon ha. Sa pinaggagawan ko kasi, hindi ako makapag-focus kasi ang ingay. Ang ingay ng manok, ang ingay ng aso, ang ingay ng mga kasama ko. Pero okay lang kasi ganun talaga. Hindi natin mapipigil yan. Kaya lumipat ako ng location, pumunta ako dito habang nagbabantay ng alaga ko. Ayan guys, nakita ko kasi sa circuit. Yan lang ang sinabi ng isang mga viewer natin noon. Sabi nila,
na expect mo kapag kukunting piyesa talaga, ganun yung impact talaga. Kita niya naman pag sinalpak natin yung kanyang power supply, umaangat na kaagad yung kanyang diaphragm. Talaga, huwag nyo lang subukan, sayang lang yung pera nyo, bibili ng kung ano mga piyesa. Mas maganda na lang, ganito na lang, pumili na lang kayo ng kit. Gagastos man kayo ng kahit 300, 400, sulit yung pera nyo. Huwag nyo subukan na yung ginawa ko kasi talagang walang maganda pupuntahan. Hindi mo na siya malakasan, hanggang ganun na lang. Ayun guys, next time ulit, kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni juandilasag. At paalam muna pansamantala, ano ba, nabablanko ako. Salamat guys!